Gio. Gio? Apprentice ka ni or official? Apprentice. Kapan mo jawa na? Ha? Kapan mo jawa na di ay? Oh. Classmate ay jawa na. 24th of February, auntie, at papunta tayo ng Cebu. May orientation kasi tayo bukas ng umaga at sa susunod ay induction natin sa Aguila. Kaya ito, kumuha na tayo ng ating Filipiniana gown dito sa Tatangs and Pippins Lutong Bahay. At eto, may libreng kape pa! Kinabukasan ng umaga ay umalis na tayo sa Stella Maris para pumunta sa ating orientation. Inaligaw kasi ako ng waste kahapon kaya ito, inagahan ko na. Naliligaw na nga ako sa maling tao, pati pa ba ng face ililigaw ako? Hindi ko pa kasi masyadong kabisado ang Cebu Auntie, kaya para sa akin lahat ng kanto ay pareho. Stricto daw kasi ang aming speaker, kaya ito, bawal malit at ako naman sobrang aga. Piruin mo naman, alas 8 ang aming orientation, pero alas 6 pa lang, andito na. O diba, bongga, second runner up sa datingan. May una kasing kuya na dumating bago tayo, kaya eto, second runner-up lang tayo. Hi kuya, magandang umaga! Maagang natapos ang aming orientation, kaya eto, oras na para mag-lunch. At laking pasasalamat ko na libre pala ang aming lunch. Ay naku, dali pakal tayo! Kala 5 ng hapon, inaya tayo ng ating amosan si Ma'am Rose ng Armored na pumunta ng Sisilex. At ito pala yung video sa mga kapasawayan na ginagawa ko. Alam ko naman kasing bawal huminti dito, pero bakit huminto ako? Ay nako! Magbabayad pa lang kami sa Sisilex at sinabihan na kami ng isang guard na huminto sa may mga polis. Nasimula na akong kabahan at alam kong mapipinaltihan talaga ako. Kaya ganda na lang ang labanan natin, auntie, kaya tinanggalan ko ng helmet para sabihin naman ni kuya ang gaganda namin. Pero nagpapasalamat talaga ako dahil sobrang bait nila, binigyan kami ng chance. Na-stress kami sa nangyari kaya itrita lang namin aming sarili na masarap na pagkain. Umikot kami ng Mactab papuntang Mandawi at ito, pumunta kami ng IT para kumain ng masarap. Grabe talaga, auntie, sobrang busy ng buhay ko sa araw na ito at ito. Kunwari daw birthday ni Ate MJ, kaya ito, kinantahan kami ng happy birthday ng DJ. Grabe, sobrang pagod ko na pero pinipilit kong sarili ko. Alam ko kasing bukas ang induction ko at it's a very big day for me, pero may kulang. Oh, ito, cheers para sa mga pusong sawi. Welcome to Rowie, auntie. Pagkaginabihan kasi doon na ako natulog sa kanila, Ate Marian. Sa sala na ako natulog at pagka alas 6 ng umaga, pumunta muna ako ng PCH. Mamayang hapon na kasi ang induction ko at parang wala talaga ako sa mood. Kaya binigyan ko muna ang aking sarili na para makapag-relax man lang. Gusto ko lang talagang pumihit ng silinador at makarating sa malayo. Lumanghap ng sariwang hangin at nang marilax man lang. Sobrang sama kasi may pakiramdam ko dahil na-disappoint ako ng sobra. Lahat kasi maayos na at nasa plano na pero nasira pa. Kaya eto, dito na ako maglabas ng sama ng loob kaysa induction pa ako umiyak. O mga auntie, makinig kayong mabuti, may sasabihin pala akong importante. Isang araw ba naman nagising ako ng isang umaga at may chat akong nabasa? Ikaw ba naman ang sisisihin sa lahat ng problema, matutuwa ka? Chinat kasi ako ng auntie nyo dahil ako ang sinisisi na wawala ang pusa. Umiinit din ang ulo ng auntie nyo kaya nagsalita na rin akong sinabi kong iniwan ko sa kanya, bakit ako pa sinisisi? Bigla ba naman akong sinebuihan ano daw plano sa buhay ko, anong gagawin ko, wala na daw ang pusa? Sa akin kasi auntie, ibang ibig sabihin, para bang sinabing lumayas ka na? Siya nga pala, dumating na yung result ng Seneca College sa Canada. Nanghingi na ng confirmation dahil ina-approve na nila yung admission ko para ipasok na ako. Kahit may sama ako ng loob, chinat ko pa rin may-ari ng pusa. Para sabihin sa kanya na may resulta na at magandang balita.
kasawi ang palad ang tidinin man niya ako at walang reply para bang sinabing wag nang tumuloy. Patong-patong na ng sama ng loob ko kaya bahala na sila, wala na akong pakialam. Bakit ko pa po problemahin yung Canada? Eh, professional naman ako, simo man naman ako, pwede naman ako sumakay ng barko. Kaya ito, nag-rides ako para makakuha ako ng lakas ng loob para lumayo. O kuya, alam kong lutang ako ngayong umaga, pero tumingin-tingin ka muna bago lumiko. Wala kasi ako sa mood para makipagbiruan, pero kung gusto mong sapakan, ay okay lang din naman. Malayo-layo na narating ko, pero gustong-gusto ko pa rin pumihit ng selinador. Bukod kasi nakaka-relax ang lugar, ay ang lamig pa ng hangin. O teka lang, hinto muna tayo dito. Magpa-relax. May naalala kasi ako dito at masarap din siya sa mata. O ito, wala akong kasama kaya bait ng motor ko, pinikturan ako. Hindi ako nagtagal at umalis na din ako. Natakot kasi ako baka masiraan ako ng bait at bigla akong tumalon. Hindi, biro lang. Kailangan ko na kasing kumain dahil nagugutom na ako. Pero nagstapo na ako sa bandang to dahil ang sarap niya talagang tingnan. At eto nga, ante, nakarating na ako sa baluarte ni Alfredo, Fredo Wolf. Ewan ko. Marami ding mga rider nag-agahan dito kaya di ako malulungkot. May nakakita ako marami nagpadikit ng sticker kaya eto, nagpadikit na rin tayo. Magpapahuli pa ba tayo? O kung sino ang makakita dyan, may 200 na GCash, be in. Ko dahil marami akong nakilalang mga riders. At shout out sa inyo mga kuya, mga master. Sana'y patnubayan tayo ng Panginoon at mag-ingat palagi. At eto, dumating na nga ang in-order kong 2 silogs at Milo itlog. Tinapos ko lang ang aking pagkain at kailangan ko nang umuwi, bumalik. Alas 9 na kasi ng umaga at alas 10 ang check-in namin sa Park Lane. Kailangan ko munang pumahinga dahil alauna may practice daw kami. Wala pa kasi masyadong tulog ang ante niyo mula kahapon at kagabi kaya kailangan mo natin pumahinga. Andito na nga tayo sa Park Lane pero kailangan mo natin umakyat ng 15th floor dahil andun ang ating susi. Nauna na kasing nag-check-in ang ating mga kasamang ate kaya dinala na nila yung susi natin sa 5th floor. Hala, mali-li ra. At andito na nga ako sa 5th floor sa 516. Ito ang room namin. Kasama ko sa TMJ ng Negros Oriental. Kaya okay lang sa akin sa maliit na lang ako na bed. Ano ba? Hinatag niya, hinatag niya. Para ano? Saan ba nagamitan na ni? Ay, saan. Musikin lang lang ni. Musikin lang lang ni. Tapos na kaming mag-ayos ang mag-makeup kaya ito, ready na for induction. Hola, use this one. Sa mukha. Sa induction. Use this one after induction. After induction, oh my God. Ito ang isa nating kasamahang ate. Siya po ay isang ahente ng mga condoms, kaya ito namimigay ng libre. Gusto ko mahumingi ng isang box pero naisip ko wala naman akong gagamitan. Central Visayas Region 12. Subscribing.
At ito na nga ang best part na hinihintay ko, ang kakabitan kami ng pin. Pagkatapos nito ay kinukongratulate kami ng lahat. Mula sa ating National Vice President down to our Governor at ang ating mga Presidents. Pagkatapos nito ay pupunta tayo sa pinaka-the best part, ang kain. Kuya, ang sarap ng kain ko. Babatuhin kita ng plato eh. Nananadya ka ba? Brotherhood characterizes strong cohesiveness, divine power. The Philippine Eagles embraces faith in the divine providence. We recognize him as the primary source of power from whom human strength and wisdom emanates. Or the maternal or the Eagles, Philippine Eagles. Up to our philosophy of serving the people through strong, fraternal egoism. A toast to the new Ate Grand Lactan Lady Eagles Club, soar high and affirm your commitment to be a servant leaders. Mabuhay ang Avila! Mabuhay! Cheers! sumabay sa kanilang uminom kagabi kaya ito ang sarap ng gising ko. Kaso nga lang itong isang magulo. Inorderan ako ng boss coffee dahil naubos niya ang lahat ng kape dahil duty siya ng madaling araw. Ate, ang laki naman ng kape na to. Baka nakalimutan mo may buffet tayo. At ayan nga, kakatapos lang namin magkape. Ito naman, kakain na naman tayo ng buffet. Buti na lang mabait itong si kuya at napaka gentleman. Hinatid pa talaga tayo hanggang sa upuan. Salamat, kuya. Asa ta mag-una? Napaka-voluntary ng ating videographer kaya hindi na ako nahirapan magsulo. Hindi ko alam kung bumawi lang ba talaga siya sa kape na inubos niya o ito'y lasing pa. Siya nga pala, hindi halata, puro tayo itlog ngayon. Namimiss yata ang itlog. Hi, itlog. Oh, ito si kuya, may pahabol pang smile. Ay! So, welcome to my vlog. This is a vlog. This is a food. This is a food side. So, as you can see, that's the resto. So, dito sa restricto. Pwede maghubo rin dito? Panti lang ba, no? Hindi siya, kivideo. Panlako-lako dito. Morning siya ang pool sa Cebu. Picture. Oras na para umuwi. Habang nasa barko ako, hindi ko tuloy alam ano na namang gagawin ko sa buhol. Pero ang alam ko kasi may panibagong plano tayo, babalik tayo ng Maynila. At nakalipas nga ang ilang oras at nandito na naman tayo sa Bohol, Tubigan. Welcome to Bohol, balik na naman sa Bohol.